competitors ng Isabela City. Okay, and last announcement, today, hiningi ko po talaga to sa ating CSWO na meron po tayong mayor for a day. Okay? So, ibig sabihin ko, magpapahinga ako. she will be joining me in all of my activities, in all of the work, no, that I need to do for today para maranasan niya, kahit konti, maintindihan niya kung ano po ba ang trabaho ni Mayor maliban sa mag-selfie at mag mag-post-post. No? I'd like to introduce her. Sila na ho ang pumili. Hindi ho ako nakialam sa proseso ng pagpili nila. And we hope to make this a regular thing, no? We wanted to do this nung civil service celebration anniversary, no? Kaya lang hindi namin nahabol. So sabi namin, ngayong Children's Month dapat meron. So papakilala ko siya. She's only 11 years old, pero ka-height ko na ho siya. Si Miss Madina Muarib. Tayo ka, tayo ka. Yun. So, sasamahan niyo po ako today. And inshallah sa ibang mga ano, ibang mga events pa and activities ng city, we will invite more, no? So, yun ho. I'll join you later. I'll just go to another event. Good luck sa lahat. I'm looking forward to seeing our chikitings in their presentations. Sana yun hong ating concern, yun hong ating trabaho, no, bilang mga magulang at bilang mga matatanda para sa ating mga bata ay hindi lamang hong ngayong Children's Month but every day of our lives. Thank you so much. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Magandang umaga sa inyong lahat. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. As we all know, nandito po tayong lahat upang i-celebra ang 27th National Children's Month. Alam naman natin lahat na ang bawat kabataan ay naninirahan sa ating mundo ay may karapatan na dapat sundin ng lahat. Isa na doon ang pagiging malaya. May karapatang maging malaya ang bawat kabataan pero may limitasyon. Ikalawa, ang pagkakaroon ng magandang edukasyon. Every child deserves a great education. Ikatlo, ang pagkakaroon ng magandang kapaligiran. May karapatan ang bawat kabataan na manirahan sa bawat sa malinis at payapang lugar. At ang pagkakaroon ng proteksyon laban sa panganib at sakuna. Sa mga magulang dyan, alagaan nyo ng mabuti ang inyong mga anak dahil ang inyong mga anak ay ang blessing na binigay sa atin ng Diyos. Dahil balang araw matutulungan nila kayo upang mabigyan ng mas magandang buhay. As Jose Rizal said, ang bawat bata ay ang pag-asa ng bayan. Maraming salamat. Trinity Tita launching the Children's Month. And one of our programs, Trinity Tita Mayor for a Day. Na bata. She's 11 years old. Chosen by the DepEd. Yan, scout sila. So she will be joining me in all my activities today. Sila ay ating mga barangay kapitan. Si Madina Muari. Talagang hindi mo na siya. Yes, ma'am. Grade 4, grade school, meron na kayong school paper? Opo, ma'am. Dati high school na. Pagsali ko, ma'am, hindi ako nalala. Saan ka nag-join? Saan? Yung first ever
yung sa yung tinunuan mo kami, ma'am, na kapit pa po sa Makati. Oo, kasama ka pala doon. Sa Baguio ba yun? Saan yun? Sa Lutang. Nag-ano pala siya, Alan? No? Musa ba ka? Saan? Sa Manila? Tagaytay. Tama, Tagaytay. Tapos na, paligang tayo ng sasakyan. Kanila. Ano ito ba? No, 2016. Yun yung nag-champion tayo sa call to prayer. Opo. Okay, diba? So, saan ka nag-aaral na yun? Mamili pa ko lang. Pilot, no? Opo. Pilot din ako, grade 1. Hindi ko na ako dito ko si ma'am. Hindi na ibang nalas. Saan ang sabi sa'yo nung kinausap ka na mag-mayor ka? Nauda ka sa'yo. Sabi naman, kung nausap mo daw ako, is, ano ba, wag daw yung parang masigitan pa daw kita sa sinasabi. Good advice. Susama siya sa regional journalism. Nag-aliman ka ngayon. Nahabol lang din siya. Ano din ako, RSS, PCB din ako. Ano? Kategory mo, museum. Ano ba mga kategory na yun? Picture. Picture ako eh. Parang nag-ano din ako, editorial. Ano mga categories na yun? News, picture, literary. Sports. Wala naman. Wala naman literary. Ang dali mo yung editorial title doon. Pero yung sinagyan ko doon, wala ko rin siya. Kami yung gagawa na school paper para sa school. Nakakasakit lang doon yung paminsan. Kasi tatlo, isang mini conference lang yun. Tapos kailangan tatlong article yung doon mo sa short mini conference doon. Kailangan nakabot ng 100 words. Kain yan. Bibigyan kayo ng topic. Opo. On the spot na ibibigay yung topic.
outgoing. So it's here, they can get it now for release. Ano yung pinakamatagal na, ilang oras yung pinakamatagal mo tayo dito sa office? Sa office? Actually, before I come sa office, sa bahay ko lang nag-work na. So, I start work by 8. Then, mga 9, I'm here na in the office. Then, I leave ng mga 6 o'clock. 6 or 7. Tapos, iikot pa ako sa town. Para makita yung progress mo, progress mo. Na nakakausap yung mga tao. Na able to listen if they have mga requests or mga people. Lagi kang may kasamang, lagi kang hihati na sundan mo. Ano din yun? For security reasons. Business, even the fish vendors in the market, they have permits, no? So, he is the head of the licensing department. So, if you will open a business, you have to go to him and register your business with him and get a permit from him and pay your monthly. They want to just take the opportunity to get some money. Friends from the NGO. Maraming salamat po sa that you decided to hold this activity here in Isabela City. Anything ho para sa kapayapaan, welcome ho dito sa Isabela City. We do not just want to be part of it, but if there is a way for us to spearhead these activities, isang karangalan ho para sa amin. Rest assured ho na dito sa Isabela City, ang isa ho sa mga priorities po natin ay ang pagbubukas, pag-open at pagde-develop ng more public spaces so that people can come together. Mas marami hong mga espasyo kung saan pwede tayong mag-usap-usap, kung saan pwede tayong magkaisa. Isa ho sa sana ay naihabol natin from Mindanao Week of Peace, hindi lang nahabol kasi December pa matatapos. Yung ating marker ng covenant between Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the sisters of the Saint Catherine Monastery, nakalagay ho sa covenant na yon kung paano natin kailangang alagaan at protektahan ang bawat isa. Nakalagay ho sa covenant na yon na rerespetuhin natin, no, ang pananampalataya ng bawat isa. So inshallah by December matatapos na daw ho, mailalagay ho natin dito. At ngayon siguro konting mensahe lang, meron ho kasi tayong, as part of our Children's Month celebration, meron ho tayong napili, ang DepEd ho ang pumili sa kanya as mayor for a day, no? So meron hong mayor for a day today ang Isabela City. Would you like to give a very short message? She's only 11 years old, pero sabi ko nga ka-hike, mas matangkad pa siya kaysa sa akin. Si Medina Muari. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ay si Medina Cautivar Muarib, the daughter of Sir Momar Muarib.
Bilang bata, isa lang po talaga ang ginugusto namin, kapayapaan. Sa Isabela City naman ay payapa at sana masustain natin ang pagiging mapayapa at malinis na lugar dito. Hindi natin to magagawa kung wala ang ating mga public servants katulad na lang ni Ma'am Dada, pati yung iba pang public servants. Maraming salamat po.